Sa aking previous content, nag-hard kami ng third party para sa water sample analysis. Ngayon sa part 2, so sa akin yung chemical treatment, yung quantity ng chemical na nilalagay sa chilled water system. Pero bago tayo dumako sa chemical, unahin muna natin yung paglilinis ng ating strainer sa ating mga unit. Magandang araw mga kasangkayan, welcome back to my channel. Now we are here in Rogue for those maintenance activities. So lilinisin namin lahat ng strainer ng AHU. AHU means air handling unit. So lilinisin namin yung mga strainer dahil dyan nag-umpisa yung mga corrosion, yung mga solid particles dyan na iipon. So kaya yung system natin minsan hindi siya lumalamig dahil sa nagbabara yung mga solid particles. Alright guys, samahan niyo ako. Isa-isahin natin yan paglinis ang strainer. Before tayo maglagay or mag-inject ng chemical, i-ensure natin na malinis yung tubig. Kaya kailangan nating linisin ng strainer. Kailangan nating alisin ang mga solid particle na namumuo sa loob ng ating piping system. Hold mo lang. Hayaan lang natin na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng maruming tubig. Kailangan nating tingnan ng maigi ang strainer kung may sira o may butas. Dito sa side na to, medyo may kalakihan ang diameter ng ating pipe. Kaya medyo malaki rin yung strainer. Ang tawag sa sistema ng pagmimintin ng ito ay backflashing. Kung saan, i-reverse mo yung pagdi-drain. Instead na sa drain point, doon mo siya i-drain sa may strainer area. Both supply and return ay kailangan mo isa-isahing buksan ang valve in full pressure. In full pressure para maitulak ang mga dumi na nasa loob. Kung napapansin nyo, malinis yung dumadaloy na tubig. Pero habang tumatagal at nagkakaroon siya ng pressure, unti-unting lumalabas yung mga kalawang o yung mga corrosion na nagsisirculate sa loob ng unit. Hayaan lang natin na tuloy-tuloy yung daloy ng tubig hanggat sa makikita nating lumilinaw na, ibig sabihin malinis na ang loob ng unit. Ang tamang proseso para luminis ang loob ng ating unit, una, isarado mo yung supply at bubuksan mo yung return hanggang sa maging malinaw uli yung tubig. Pagkatapos, isarado mo uli yung return at yung supply naman ang yung bubuksan. Same process lang siya para luminis ang loob ng ating unit at maalis ang mga nakabarang solid particles at mga corrosion. Same unit, same process lang din yung pagmimintina, kagaya ng mga nauna nating nilinis. Mag-aantay pa tayo ng isang linggo
para matapos lahat paglinis ng strainer. Pag natapos na linis lahat, kailangan nating i-circulate ang buong system within 24 hours. So bago ko siya lagyan ng chemical, yung Coroban 40. Yung Coroban para yun sa corrosion. Yung kagaya ng mga kalawang na nilalabas dito. Kung nakikita nyo, red yung color ng tubig. Yan ay purong kalawang na nasa loob ng ating system na paikot-ikot lang. So kailangan natin siyang lagyan ng chemical, yung corrosion inhibitor. Pag nalagyan na natin yan ng corrosion inhibitor, hindi pa natatapos dyan ang ating pagmimintin na. Next na gagawin natin, lahat ng filter kailangan nating linisin para magbunga ng malinis na hangin. Hindi lang filter ng EHU, kundi pati filter ng FCU or fan coil unit. Pagkatapos nating malinis lahat, both filter, EHU and FCU or fan coil unit, maglalagay tayo ulit ng isa pang chemical. Ang chemical na to ay biocide para magkocontrol ng bakterya. At para malinis ang hangin na binubuga at walang amoy. Yan ang purpose ng biocide, to control bakterya. For my next content, I'll show you all the types of chemical na ginagamit namin dito sa chilled water system. At kung paano mag-calculate ng chemical in volume quantity per cubic meter. At kung mayroon kayong mga katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin yan ayon sa aking kaalaman. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang. Pero bago yan, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking review. Sa muli, gracias, adios!